kadalasan ganun yung nangyayari. Na parang halos lahat ng pelikula pinapakita yung siguro masaya lang na part ng pelikula. Pero eto, eto yung sabi ko nga, parang paglabas nila ng kanina after nung mapanood yung mga kayo, yung mga fans, parang pabarkada namin sila. Parang best friend din namin silang sa best friend namin kay lahat. Kasi kung ano yung mga maliliit na asari ni Amen or yung mga yung usual na ginagawa namin, parte na kayo sa so, tuwang-tuwa ako na nakarelate yung kumapit kayo parehas dun sa pagiging mag-friend namin mas nai. At kumapit rin sila dun sa naging mag-jowa. At nakiiyak din kayo, nasaktan din kayo nung hindi nag-work. Nag-usapan nyo ba kung mag-alit ay ulit yung mga video? Kasi hindi ko makapag-review. Actually, kung may trailer to yun, lumabas dun yung pinakita na from friendship, tumawid kami to relationship. Nandun na yung, nasa second trailer yung sana hindi na lang nag-alit. Ano? Hindi na ito ba parang nag-isip niya sa pang Pero iba pa rin, iba yung meaning ng ayaw mo maging malaking, parang big word yung big, malaking achievement muna yung kailangan magawa bago mo sabihin na, ay, hindi ako na, may, ito na. Parang ano eh, takot ka maging nobody, kasi wala akong friends, wala akong left out ka, alam mo, gusto sa'yo, yun yung pinaka-fear. Scared ka na gusto mo dahil parang nagnaman ako, at least type of thing. Pero may pagkula ka na yung partner mo sa friend mo, sa family. Medyo may and natakot din ako dati nung tumuli ko, baka hindi mag-work kasi yung parehang character, pareha silang mababag. And wala parang as that ang movies, lagi isa, nobody, isa, successful. Laging ganun. Laging ganun yung concept. Ito pareha sila. So, yun. Ang galing ni Ibrahim dahil nagtiwala sa story. At kung paano gagawin. Same thing story na magiging kakaiba at may kabaliwan ng tawag siya. Yun yung gusto ko magpanood talaga. Kasi may takot din ako na typical best friend. Tagal na niya, yung bigagan na, yung puro yung story. So yun, doon ako kumakapit sa kung paano siya ginawa. Kung paano namin ginawa ni Manny yung masaya. Kaya masaya kami nung sinabi na may advance plan for friends and lovers. Nakinabahan din. Nakinabahan kami. Pero ayun, para spread nga yung news, yung pelikula namin na walang etos na maganda talaga. Na hindi kami sinungaling easy na relatable talaga yung pelikula at alam mo masasabi mo na-experience ko lang ay ganyan yung best friend ko lang ay nangyari yan sa kaibigan ko ay nangyari yan sa ate ko naku ganyan yung sa kuya ko yung kung hindi man sa'yo nangyari isa sa mga kaibigan mo sa mga kapatid mo o nanay, tatay mo, o lolo naging ganyan yung kwento sa kwento ni Julius. Hindi ba niyo wala kayo na parang okay lang come up na may sa isa? Depende ako. Depende. Ako, inaamin ko naman, best friend ko si Reaper and si Benjo. Pero hindi naman ako ganun dyan. Ako, siguro. Depende. Si Julius kasi, yung reason niya rin kasi, kumbaga, ayaw niya nang makita na sasaktan yung best friend niya. Saktan sa panlalaki, so dahil siguro, importante na sa kanya si Ben. Ayaw niya nung makita na sasaktan, nang mawala, hindi
busy kasi kung may relationship na tumawid siya sa isip siya. Hindi ko alam sa jowa para kami lang lagi na kasama. So sa totoong buhay, siguro pag naramdam ako yung ganun, na ayaw kong mawala sa akin, at hindi ka ko yung nagkaroon. Hindi ko masasabi, mahirap eh. Mahirap talaga tumawid. Kasi kung tumawid ka doon, kakalimutan mo talaga yung isa. Kalimutan mo yung sarili yung best friend mo. Kasi hindi na siya pwedeng, parang hindi siya pwedeng kung paano kayo dati. Yung ngayon tinuturo ng pelikula. Si Julius hindi siya nagbago. Kasi niya, same pa rin. Atake, same pa rin. Dynamics nila. Kaya na, siyempre, good girl. Kaya na, kung babae ako, girlfriend mo, respect, katuhin mo naman ako. Yung characters natin sa sarawa, pareho rin yun. Totoong tao, nangyayari talaga sa totoong tao. Pag nandun na sa relasyon, hindi mo naman alam kung anong tamang formula ng relasyon niya. Kahit na hindi mo na in-apply mo sa ganito, huwag mo apply sa ganyan. Wala eh. Minsan hindi mo alam kung ano. Love, di ba? Para wala pinigil. Pag-iinap ka, may-iinap na kahit naman. Yung mga confrontation scene, sobrang natural kasi. Mga gana siya katagal tinig. Nakailang. Awante. matagal siya. Binigyan namin siya ng oras. Ulit-ulit siya. Hindi naman paulit-ulit. Kumbaga, gagawin namin siya. Sa shots din. Pinipila siya. Pero, alam mo yun, may make sure naman yung direct Jason na ready na kami bago namin siya i-take. Kung nakakatuwa na pinagkakatiwalaan niya, lumayin siya. Sa kayong every other take, dati lang ganyan. Okay sa'yo. Tapos kunwari, ramdam niya na hindi kami ganun po na happy. Ako, sige, para sa inyo. So parang may version niya, may version natin. Hindi ka pala ko rin naman nag-asa. Kaya kami laging, kaya kami kabalo. Direct Jason, serious. Introvert. So hindi mo magbasa, ano ba, magaling ba ako doon, maganda ba yung tama ba yung ginawa ko, ngayon kami may sabi ka ng one set. So hindi mo ma-feel. Minsan akala mo niloloko, okay na yan, oh next. Wala pa siyang sinasabi niya. Hindi, ganun lang, okay na yan, next. Wala siya yung so wala yung, okay, good take, ang galing mo doon. Wala kang maririnig na gano'n, yung gusto kang ginawa mo. Wala talaga, so minsan titignan ko si Z, kasi nakatrabaho niya si Direk Jason. Hingin ng clue. Okay na yun. Oo mo lang. Ang labo niya na yun. So si nagsabi niya. Paano na nagsabi? Kaya yung dalawa hindi niyo pa rin napapanood yung kabuuan, no? Yung alam niya lang yung story. May mga dinab kami na kailangan lang i-dub. Pero hindi lang napanood ng buo. So premiere. So yung mga na-curious na ako kasi na-mention mo na yung test kami kasi ang Red and John. Ano ba yun yung nagigawin kayo na tapos sinabi mong ay hindi eh ang mga sa best friend ang mga dinis or deliver walang ganun talaga yun as in sino ba kaibigan ni Raver? Ni ex ko tapos si Enchong naman nag-start yung kay Enchong na crush papi love na crush yung isa't isa ganun and then nalaramdam namin both na parang hindi tayo doon mas malalim yung relationship na magubuan natin sa relationship friendship. So hanggang na and sila na po. Guys, yung ending niya kasi medyo open-ended parang ano yung ending? Oo naman. Pansin niyo ba yung ending niya parang same na same na opening? Kasi hindi pa rin naman siya talaga defined. Na parang kung ano ba talaga. Pero kayo naniniwala kayo na kung hindi man nagkabalikan, there's a possibility rin na parang maging friends, mag-ex, or kung from best friends to ganyan, babalik sa dati. Sa situation ni Faith and Julius, kung hindi sila magkabalikan, baka unti-unti pwedeng yung friendship. Pero kasi kay Faith, parang meron. Kaya lang... Kasi si Faith naman talaga yun. It's romantic nga. Tingin ko itong ending, parang maganda yung positive yung palalakasan.
dahil sa pinagdaanan nila, alam na nila yung hindi at oo. Oh, yun mo, hindi na sila late. Yeah. Diba? Parang nag-adjust na sila para sa isa't isa. So feeling ko, kung ako yung nanonood, magiging tama na lahat yung magiging decision nila sa mga susunod din ng mga tao. Kasi, kita mo naman eh, mahal na pala sa isa't isa.